Di ka na pong nauwi sa trahedya ang eleksyon sa datoon sa Maguindanao, kung hindi po yan naharang ng militar ang planong panggugulo ng mga miyembro umano ng Bangs of Moro Islamic Freedom Fighters o BIFF kahapong araw po ng eleksyon 2019. Ang engkwentro ng dalawang grupo ay nahuli kampa. Mula sa Maguindanao, nakatutok wangay si June Veneracion. John. Mike, nagtaka nga raw ang guluhin itong teroristang grupong Bangs of Moro Islamic Freedom Fighters yung botohan kahapon dito sa Maguindanao. Pero naudlot ang planong panggugulo, Mike, nang matunugan ng army ang galaw ng mga terorista. Nagkabakbakan ang tropa ng 57th Infantry Battalion ng Army at mga miyembro ng BIFF sa barangay Meta datoon sa Maguindanao. Ang aktwal na labanan ay na-videohan ng isang combat photographer ng Army. Nagsimula ang inkwentro nang may magsumbong na sibilyan na may mga nag-uumpo kang armadong lalaki sa kanilang lugar. May balak daw sana ang grupo na guluhin ang botohan kahapon. 10 minuto tumagal ang labanan. Pagkatapos ay umatras ang mga kalaban ng Army. May balak po sila na guluhin yung election day po, sir, para po yung mga voters po natin is matakot po na bumoto po. Naiwan sa lugar ng bakbakan ang ilang t-shirt na may tatak na BIFF at ilang piraso ng bala. Sa intelligence report ng militar, may mga sugatang miyembro ng BIFF. According to the intel reports na binigay po sa amin, sir, ng mga operative po natin, sir, is may mga 4 po sila na wounded during that time after the encounter, sir. Sa partial and official canvassing ng boto alas 4 ng hapon, lamang sa pagkagobernador, si Mariam Sanki Mangundadato. Pumapangalawa si Freddy Mangundadato, kapatid ni outgoing Maguindanao Governor Totoo Mangundadato. Sakaling manalo, si Mariam Mangundadato ang magiging unang babaeng gobernador ng probinsya. Naghahabol naman ang boto si Toto sa pagkakongresista ng 2nd District ng probinsya. Nauungusan siya ni Nathaniel Migtimbang. 5 munisipyo na lang ang hindi nakakapag-transmit ng boto. Sinecheck na lang may tag-iisa na mga cluster precinct doon na may nakurap yung card niya. So kailangan i-reconfigure po yon. Mike, kahit tapos na ang botohan ay mananatiling nakataas ang red alert sa mga tropa ng pamahalaan dito sa Maguindanao dahil marami ang threat groups dito, lalo na ang iba't ibang teroristang grupo. Mike? Maraming salamat, June Veneracion.